record ko to because ilalagay ko to sa YouTube at pinangungunahan ko at ini-invite ko lahat nung nandito to share the blessings. Okay, umalis si ano, umalis si Elmer. So sorry Mera, hindi ko matandaan yung pangalan mo eh. So nandito tayo para i-share natin yung blessings. Ano ba blessings? Right now, malapit na ang mag-reach ng 20,000 yung aking subscribers sa YouTube. At marapit namang mag-reach ng 40,000 yung aking followers sa Facebook. So, nandito ako because tingin ko kailangan nating magkaroon ng sinasabi ko nga, lalo na yung kausap kong mga lawyers right now. Nakikipag-collaborate ako, cooperate and coordinate, tatlong C. Cooperate, coordinate, and collaborate. Magandang araw sa iyo, Mayor. So, gusto ko sanang magkipag-collaborate, coordinate, and coordinate, cooperate lahat ng nakikinig sa araw na to. Okay? So, yun yung purpose ko. Getting more clients. Gusto ko lahat tayo makakuha ng kliyente. At pag nakakuha kayo ng kliyente, higit akong masaya kesa sa inyo because, yung aking pangarap ay natutupad na makatulong sa mas maraming tao. Ngayon, ano ba ang gagawin natin? I have an opportunity, kundi opportunities na nagpe-present sa akin na problem. Ganun naman ang opportunities eh. Magpe-present yan as a problem. Nandito rin si Roger. So, ano yung problem muna para magkaroon tayo ng opportunity? Napapansin niyo rito, merong makikita kayong 1905. Application for registration, information, update, correction, and cancellation. Napakadaming trabaho. Okay? Una, apply, register, update, correct, cancel. So, may limang opportunities na nakalaan dyan sa 1905. Apply, register, update, correct, and cancel. Limang negosyo. Karamihan, nung nagtatanong sa akin dyan sa YouTube, lalo na sa YouTube, Sir, paano ba gumawa? Paano ba i-comply itong BIR Form 1905? So, ano ba, unang-una, ano yung opportunity sa 1905? Ayan, ang dami-dami. Okay. Replacement. Okay. Number one, replacement. Ano i-re-replace? Oh, ito yung opportunity rito. COR. Diba? COR. Yan. COR, authority to print, TCL, etc., etc., etc. Sa madaling salita, ang replacement merong anim na opportunity. Pag dito naman, cancellation, again, merong anim na opportunity. So, updates, again, merong ka ritong limang opportunity sa pag-a-update. Ayan. So, all in all, ito pa, change of address and meron ka ritong dalawa. Okay, meron pa tayo rito. Change of accounting, meron ka ritong tatlo. Meron ka ritong isa. So, sa madaling salita, napakadaming negosyo dito sa pinakikita ko sa inyo. So, paano, sir, ako magkakaroon ng hanap buhay dito? Okay. Simple lang, kopyahin natin yung ginagawa nung tindera ng kamatis dyan sa bangketa. Okay? Nasa isang kanto ka pa lang, sinisigaw niya na meron siyang kamatis na ibinebenta. Mapula, malaki, at sariwa. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan sisigaw ka.
sasabihin mo na ang serbisyo mo ay sariwa, malawak, malaki, at saka mapula. Okay. Yun yung kailangan nating gawin, mag-collaborate. Ini-invite ko lahat kayo rito at lahat ng nanonood sa akin ngayon sa Facebook. Okay na, pwede ba kung gusto ninyong gumawa ng video at wala kayong audience sa video ninyo, lumapit kayo sa akin at yung video ninyo ay a-upload ko sa aking YouTube at sa aking Facebook. Okay, hindi wala akong interest doon sa ma-generate ninyong mga kliyente. Inyo 'yun kasi sa kung yung kliyente ay tumawag sa inyo galing sa video ninyo, edi inyo 'yun, hindi akin. Kasi kayo yung gumawa ng video. Ang sinasabi ko lang dito, baka pwede kayong gumawa ng video na papabor doon sa mga taxpayer na naghahanap ng specific service o professional service mula sa ating mga tax specialista. Kasi yung iba, hinihingan ako ng mga serbisyo na hindi ko naman pinopromote. Katulad nga ng registration, cancellation, change, update, registration, hindi ko yan trabaho eh. So naghahanap ako ng mga tao na gustong maging ganon yung hanap buhay. So, kailangan ninyo na ipromote yung sarili ninyo. So, itutuloy ko lang yung pag-uusap natin. Pag gumawa kayo ng video, unang-una, gagawa kayo ng Google Drive. Kung gusto nyong sumama sa akin. So, gagawa kayo ng Google Drive at gagawin ninyo akong editor. Editor si ETM, ako 'yon. So ang gagamitin yung gagamitin po ninyong email ay yung taxspecialista@taxpayer.com. At gagawin niyo ring editor si Guia. Dalawa kami. Kasi kaming dalawa yung mag-upload niyan. Si Guia, tax.guia@gmail.com. So, pag nakita namin ngayon yung video nyo, siyempre, hindi naman agad namin yan i-upload. Pag-aaralan muna namin. Baka mamaya, meron niyang content. Number one, misleading. Number two, meron kayong content dyan na malalabel kayo o may content kayo dyan na perjurious. Ayaw namin nun because madadamay kami at kayo rin magkakaroon ng problem in the future. So, isishare nyo muna sa amin, pag-aaralan namin bago namin i-upload. So, yun ho yung deal natin. Kung ano man ang magiging resulta ng video nyo, kayo ay magkakaroon ho ng pagkakataon na maibenta yung services nyo doon sa 20,000 subscribers ko at 40,000 followers ko sa Facebook. Yun lang yung sinasabi ko. Number two is kailangan, kung gagawa kayo ng video, video naman to, paggawa ninyo ng video, kailangan yung ilagay ho ninyo, of course, yung contact details nyo. Very important 'yun, saan kayo kokontakin. Baka gusto ho nung tao na kayo ay kunin. And ang ilalagay ho ninyo sa video ninyo ay this video is from my personal belief and conviction. Lagi nyo hong isusulat ho ito sa video ho ninyo, maaring nagpa-flash. Katulad ho ng video ko, makikita nyo ho rito, may nagpa-flash. Ayan, to. So, ito isang bagay para ho maiwasan ho natin ang mga masasamang intensyon ng ibang tao. Okay? So,
gaano naman katagal ang video nyo? Nasa sa inyo ho yun. Pero wag nyo ho sanang palagpasin ng 20 minuto kasi yung mga tao ho, eh, tamad mag-manood. So, mas maikli, direct to the point, okay ho yun. So, available ho to kahit kanino ho. Okay? So, sa ganito, gamamit din ho kayo ng OBS. Okay? So, yung pag-agamit ng OBS, eh, definitely ho, ay mapapanood nyo ho yan sa YouTube. So, nag-meeting ho tayo dito because gusto ko magkaroon tayo ng network. Ano yung network na sinasabi ko? Just in case, nakikita ko rito pangalan ni Roger, tsaka pangalan ni Anthony Peña, eh, si Tony mayroon siyang naging kliyente sa Bacolod. Siyempre, magastos kung pupunta si Tony sa Bacolod. Pero, meron tayong kaibigan o kakolaborate si Roger nasa Bacolod. So, pwedeng ishare ngayon ni Tony yung professional fee niya na nakuha niyang kliyente sa Bacolod at si Roger yung gagalaw sa Bacolod o yung siya yung magpe-perform nung services na dapat perform ni Tony doon sa kliyente na nasa Bacolod. Yun yung sinasabi ko na kagandahan ng collaboration. So, ang idea natin dito, hindi tayo mag-aagawan sa kliyente at hindi tayo magsusulutan. Kasi pag nagsulutan tayo ng kliyente, tayo rin ang mawawalan at the end. So, yun po yung offer ko sa inyo. Kung gusto po ninyong maulit itong pag-uusap na to, eh pwede nyo itong puntahan sa YouTube at saka sa Facebook kasi i-upload ko to after this. Again, ang objective ko is yung 20,000 subscribers ko at 40,000, almost 40,000, almost 20,000 followers ko sa Facebook ay matulungan ninyo sa pamamagitan na maipresent ninyo sa sarili ni maipresent nyo sa kanila yung competency ninyo, yung caring ninyo, at saka yung integrity ninyo. Now, para matapos tayo, no? Pag gumawa kayo ng video per topic, for example, itong pinakikita ko sa inyo, books of accounts. So, ang topic lang ninyo, books of accounts. Ano yung books of accounts? Marami na kagad na topic sa books of accounts. Una, yung registration. Tapos, yung renewal, diba? Kung meron kayo niyan, or meron pa rin isa yan, pwede kayong traditional, pwede kayong loose leaf, o pwede kayong computerized books of accounts, and yung huli is computerized accounting system. So, ilang pwede ngayon nating, ilang yung pwede ninyong gawing video, meron na kayong pwedeng gawin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So ngayon, sa paggawa ng video, anim na topic yon, ang gagawin ninyo, pwedeng si Guia, nandito si Guia, nandito si Mau, o nandito si Angeline. Si Guia, Angeline, at saka si Mau, pare-parehas yung ginawang video. Tungkol sa registration ng books of accounts na traditional. Yung books of accounts na may ganito, nakaganyan, nakabookbind. Traditional yun. Okay lang yun. I-re-release ko yan. Kasi iba-iba naman yung gumawa. So, magkakaroon ngayon ng options yung mga taong makakapanood nun kung sino kukunin. Si Guia ba? Si Angeline? O si Maureen? So, walang katapusan. Pwede kayong gumawa. Pero ang suggestion ko, specific topic or issue lang yung gagawin ninyo para walang kaguluhan sa isip nung nanonood o nung nagbabasa ng ginawa ninyo. So hindi ko wala tayong standard. Ang standard ko lang i-Google Drive niyo yan, pakita niyo sa amin at i-upload namin yan. At kung kailangan tanggalin namin yung mga bagay na tingin namin ay misleading at makakasuhan kayo, itatanggalin namin pero i-upload pa rin namin yung video nyo as a marketing tool po ninyo. With that,
tapos na yung lecture ko, tapos na yung usapan natin, tapos na yung offer ko. Nasa sa inyo ng mga kamay yung susunod. So, kung meron kayong tanong, andiyan dyan si Guia, pwede ninyong, actually, pwede kayong ngayong mag-ano, ang tawag nito, pwede kayong mag, anong tawag nito, mag-message sa akin ngayon o buksan ninyo yung inyong microphone at magtanong. So, after ng usapan natin, ko-close ko na to at i-upload ko na. So, meron ba sa inyong gustong magtanong? So, wala. Sir? Yes, Tony. Sir, yung project natin tungkol sa mga networkers. Okay. Pina-project na may makausap na ako na gagawin ko ng video. Mm-hmm. Para mag-i-interview sa akin. Mm-hmm. Tapos, ang concern ko na lang doon is yung ituturo sa kanila. Kasi mga networkers ito, medyo nalilito kami sa yung gagamitin nila, yung OOR. Bale. Kung networker yan, depende kung meron yan sariling outlet o nangungumisyon lang siya doon. Mainly, ang bulk ng income nila ay commission. Oh. Pero from time to time, mag-ilan-ilan, magbibenta sila ng 10 bote, 2 bote. So, dalawa yung kanyang business. Selling of goods and selling of services. Okay. Mm-hmm. So, kailangan dalawa yung kailangan dalawa yun na kaitikip sa CR niya. Correct. Yun yung, another topic yan na pwede mong, i-discuss doon sa iyong video. Diba? Mm-hmm. So, ang giniisip ko nito, Tony, talagang collaboration. Mm-hmm. Sige. Tapos, sir, may experience kasi kami sa isang RDO na pag OR ang binigay, OR lang ibibigay sa'yo. Ayaw nila magbigay ng SI. Hindi. Kailangan mo lang i-identify doon sa iyong registration na you are a seller of services or kailangan mo patunayan through your mayor's permit na meron kang business para sa trading at may business ka para sa ang tawag kasi diyan ni jobber or commercial broker Okay. So another ko, meron ka ba ng tanong, Tony? Yun lang po, sir. Pero on the way na po yung project na. Sige. Actually, niintay ko nga yan, sir. Ipapublish ko yan sa Kailangan nating magtulong-tulong para malaman ng taong bayan na marami silang pwedeng options. Yun gusto ko Maraming tao na available. Ang problem, sino yung mga taong yun? Yun yung problem nila ngayon Sino pa ang gusto magtanong? Thank you, salamat. Yes, Mau. Mau, si Attorney, teka muna, bago ko makalimutan, kailangan natin makausap si Attorney G. Dahil, Attorney G. Opo. Kailangan na natin ayusin yung kay Player N. Wala sinasabi ko. Ayusin na natin para masimulan na yung project niya. Magkaroon na siya ng hanap buhay, di ba? At saka magkakaroon na tayo ng legal department yung mga kliyente ninyo na walang legal departments. Ito na, ang legal department natin. Huwag na kayong mag-tubili. Magagaling na lawyers tong kinuha ko. Mga winning lawyers to. Mau, may tanong ka. Sorry, Mau. next week daw, i-ano mo daw po yung schedule mo para ma-align nila next week yung schedule sa iyo. Tsaka gagawin ko na nga ngayong araw na to. Yung memorandum of understanding para matuloy na yung yung tinatawag nating legal department. May tanong ka ba, Mau? Tanong po. Kahapon pinag-usapan namin ni Sonia. Ano yung tanong ni Sonia? BNBE ba yung may kailangan ba sir may business permit? Pag seller ka ng goods, kailangan ba may business permit? Mau, in accordance with the Republic Act 7160, Local Government Code, kahit ikaw ay karinderya, nagtutula ka ng kariton, kailangan mo ng mayor's permit.
Yung OTR para sa mga ano yun eh, commercial broker yun eh. Bookkeeper. Diba? Eh, ang binibenta mo kasi ano eh, di ba? Good sabi mo eh. O di trading ka. Mm. Eh magandang topic din 'yan, na paano magrehistro, paano niyo identify kung ano yung inyong business activity. Napakagandang topic niyan. Hindi alam ng tao kung paano identify yung kanyang negosyo. Oo, sir. Oh, yan, isang magandang topic 'yan, BMBE. Tulungan natin ang bansang Pilipinas. Ha? Joyce. Ah, okay. Ang online seller, pwede rin naman BMBE yan eh. Hindi naman yan nakalinya lang sa ang dapat. Nagbebenta ka. Oh. Yun lang naman importante. Tapos wala kang asset na above 3 million. Diba? Ang ganda-ganda niyan. Tulungan natin. 1% lang babayaran ng mga tao pag nag-BMBE. Kasi lahat ng online seller nagbebenta na walang 3 million, pwede namin ipasok ng BMBE. Correct! Diba? Meron technique naman, kahit na may 3 million, above 3 million, pwede pa rin. Kaya lang di ko pwedeng i-discuss dito. So, wala na, yes, Tony. Pati yung nagtitinda ng Yakult na naglalako, na may nurse permit sila. Kailangan yun. Oh, meron yun, na, I mean, nakikita ko na pagka ano, napapansin ko, binubuksan nila yung flap nung ano nila, nakalagay doon yung mayor's permit. Oh, yung Yakult lady na tinatawag. Yung Yakult lady, opo. Oh, di ba? Mga ambulance, ang kategory yata nila, mga ambulance vendors. Correct. Tama ka ron, sir. Kuha natin yun. Actually, alam mo, walang pera yung mga taong yan. Pero kung matutulungan natin na libre, at sasabihin mo sa kanila, o pag nagbebenta ka, idalin mo lang tong flyers namin, o kaya, isama natin dyan sa uniforme mo itong ganitong klaseng sticker. Maganda ng deal na nun. So maraming pwedeng gawin. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan. Kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong unang pagpapractice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay
nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.